Magandang umaga po sa ating kababayan. Welcome back to my YouTube channel, Sammy TV Vlog. Bali, nandito na naman tayo kababayan, nagbabalita. Dito nga po, dahil nga po sa bagyong Ulysses, ito po ang iniwan niya po. Nag-iba po isang face ng isang paderbo dito kahapon. Bali, mataas pa po yung level na kahapon. Naka-level po siya sa may poste na pader na nakikita natin dito. Bali, kahapon kasi yung park po doon, pumuputok-putok pa siya kababayan, kaya umabot tayo ng 1 PM hanggang 2 PM para hintayin po yung Meralco at magka-cut po para hindi po siya magdulot po ng grounded o disgrasya sa mga kasamahan nating DEPW, ang Department of Engineering Public Workers. Kasama pa rin natin dito at laging nakaantabay po ang ating Chief Engineer po ng District 5, si Ma'am Josephine Saing. Ayan, bali, tinutulungan sila at ginigibat kasi delikado po sa mga residente po dito. Buti nga lang po yung poste po, bumalandra siya pa papunta doon, hindi dito sa may kabahayan, kasi yung poste po, semento. Talagang concrete po siya, kaya napaka-delikado kababayan. Ito po itong nakakatakot, itong part na to, itong poste na to, baka daw bumigla ulit po kasi sobrang lakas pa rin ng hangin. Mapapansin nyo po talaga may mga hangin-hangin pa na naiwan si bagyong Ulysses. Ayan, lalapitan natin dun kababayan. Buti nga yung ano, yung poste doon bumalandra. Pero kabahayan ata yun. Ay, kable, pero pag wala yan, diretso yun din. Tapos yung kable natin, oh, talagang kinain na yung ano, yung makikita nyo kababayan, yung kable talaga ng kuryente, kinain na niya yung plywood po na ata na bahay dito sa may part dito, second floor na po ata yan. Pero ano, kasi wooden po kasi yung gamit, kaya yung kable, alam niyo naman po ang kable talaga kapag ano yan, pumasok yan, masisira talaga yung mga malalambot na kahoy. Ito kasing kababayan, ito makikita natin, itong parang concrete talaga ito yung pinaka-poste niya, kaya mahirap siya bakbakin. Punta tayo doon. At ito nga kababayan, kahapon bali nakarating po sa city administration po natin, sa city hall, at ni-report po ng chairman ng barangay po dito kasi nga napakadelikado po to, kaya inaksyonan po agad po ng ating DEPW, ang District 5, na kasama dyan si Ma'am Engineer Saing, ating Chief Engineer po ng District 5. Ayan, siya po yung nag-asikaso kahapon. Bali, kahapon, masisimulan na sana kahapon to, kaso nga lang po na antala dahil nga sa paghihintay po ng kawani po ng Meralco, dahil sa part po dito may pumuputok-putok pa kahapon, kaya napakadelikado at saka maulan din.
Pero nasimula na kahapon pa kasi yung level po ng pader talagang delikado. Luma na lang. Luma na po ata kasi po yung pader kaya bumigay po. At nila po ng kable po ng kuryente. Bali makikita nyo talaga kababayan yung mga residente dito na nakatira. Halos wooden po yung mga tinayo nila mga bahay dito. Talaga napakadelikado po. Buti na nga lang po yung pader hindi siya umabot sa mga kabahayan nila. Tapos may nakikita pa rin party po natin dito. May natira pa na isang tipak po na pader dito. Kaya delikado po talaga yan. Kailangan mabakbak yan. Magtatanong po tayo. Papatibag nyo na rin po itong ano. Or safety rin daw ng mga residente dito sa barangay na. Kasi nagtatanong din itong mga residente dito. Kasi wala na rin talaga siyang support eh. Pero matagal na rin din daw at may ano yan eh. May lamat na yun, di ba sabi nyo? May lamat parang na. Tinubuhan na rin ng puno. Tsaka yan. Puno. Walang tibay. Patong lang. Patong lang. Yan yung dati. Ayan. Tinibag kasi nila yung poses sa loob, di ba? Yan yung dati. Ang tibay na kumpader na ito eh. Ang poste niyan diretso. Ayun kababayan, pero sabi nga ni Sir Jun daw titibagin pa rin po yan kasi napakadelikado ka yung tapat po niya kasi bibigay na rin po. Titibagin din nila pero dito na kasi for safety po ng mga tao dito. Mapapansin niyo talaga yung ano pader medyo ano na siya. Iba na may lamat na po yung pader kaya matutumba kaya tuloy-tuloy po titibagin na po siya lahat para wala na pong isipin ng mga nakatira po dito yung mga residente po kababayan. Kalakal. Ang merienda. Ayan si Sir, hirap. Palo. Ay sa mga nagtatanong po yung kable po natin, naayos na po ng Meralco, hindi na po yan, patay na po yung ano yung mga linya po ng kuryente dito, kaya makikita nyo po, fully ano po siya, blackout po dito sa part na to. Bali, bumalik pala yung back ko na sinakyan kanina. Si Sir Chris. Bali, kaya kanina yung nakita natin na loader, kailangan talaga ng ano ng sub niya na yung pang tuktok o declogging para kasi mahirap talaga bakbakin po tuyo itong mga concrete. Makikita nyo po yung mga natumba talaga dito. Ano siya? Ito po, mga konkreto na po talaga siya. Kailangan talaga ng declogging para madurog po yung poste, yung pinaka ano niya. Pinaka poste niya talaga makakapal. Pure talaga na cement yung pagkalagay kaya mahirap. Ayan. Ito yung banda po na pumuputok-putok kahapon. Tinubuan na pala ng ano ng puno po yung poste kaya ayan po, lumambot po yung poste ng Meralco.
Yan po, pakahihintay po natin. Hintayin po natin po ang pangdiklaging, bali pinalitan po yung ginamit po kanina na back po. Kaya kailangan talaga yung pangdiklaging, yung pantuktok.